Hello guys, this is Architect John and this is my fifth vlog. So, ang pag-uusapan natin for today is all about computations ng septic tank. Kasi yung iba, ang ginagawa, ang septic tank details or septic tank design ay hindi lang kinaka-copy-paste sa AutoCAD. Kasi yung iba, designer, kinaka-copy-paste yung existing septic tank detail nila dun sa another project, which is mali. Kasi ang septic tank ay merong design yan. Merong required length, required width, required volume capacity. So today, ituturo ko sa inyo paano i-compute yung septic tank, yung volume capacity, yung length, width, and the depth. Reference na gagamitin natin para ma-compute natin yung septic tank is the Revised National Plumbing Code of the Philippines. Ang table na to na ipapakita ko sa inyo is yung Capacity of Septic Tanks Table B2 na makikita nyo sa appendix ng Revised National Plumbing Code. So, I have here an example. Ang ginawa kong example, kinuha ko yung, for example, meron kayong bahay. Sa bahay, meron kayong tatlong bedroom. So, ang reference natin, nagre-rely lang siya sa number of bedrooms kapag bahay yung ginawa mo. Example, tatlong bedrooms, makikita nyo dito sa single family dwelling, number of bedrooms, kukunin natin yung 3. So, dun sa 3 na yon, makikita na natin yung minimum septic tank capacity, which is 1,000 gallons. Sa 1,000 gallons, dun tayo mag-start. Bali, kukunin natin yung total volume ng septic tank or septic vault. So, meron lang tayo 1,000 gallons sa 1 cubic meter is equal to 264 gallons. So, yung 1,000 gallons over 264. So, makakakuha tayo ng 3.7854 cubic meter. So, yung 3.7854 cubic meter, ito na yung total volume ng septic tank natin. Kasama na dito yung leaching at digestive chamber. So, ang next question, gano'ng kalaki, gano'ng kahaba, tapos gano'ng yung depth ng septic tank. Always remember that the depth of the septic tank has a minimum value of 0.6 to 1.8. Yung depth na yun is yung liquid depth. Hindi yung mismong top to bottom. Yung liquid depth lang ang pinag-uusapan natin dito. Yung width naman, may minimum siya na 0.90. So, ang kailangan natin makuha is yung length. So, i-assume natin na yung depth is 1.5. Kasi nasa range naman siya ng 0.6 and 1.8. Tapos yung width, doon na tayo sa minimum na 0.9. So, ang kailangan natin is yung length. So, para makuha natin yung length, yung length is equal to the volume over the width times the depth. So, makukuha natin dito is 2.804 meters. Ito yung length. Pero, ito lang naman yung minimum. Pwede naman nating taasan to. So, ginawa ko, ni-round off ko na lang siya. Ginawa ko na lang siyang para whole number is 3 meters. Ginawa ko siyang 3 meters. So, yung total length ng septic vault natin is 3 meters. 3 meters by 0.9 by 1.5 liquid depth. So, gumawa ako ng illustration dito regarding sa septic tank. Yung illustration ko dito, always remember that the digestive chamber is 2/3 of the total septic tank. Tapos, yung leaching chamber is 1/3. So, may dalawa tayong vault, digestive and leaching. So, paano kapag tatlo? Kasi may mga ibang munisipyo na ang ginagawa, tatlong chamber, digestive, leaching, tapos another leaching. So, yung value ng leaching mo na nakuha mo dun sa una, mag-a-add ka lang ng another pang leaching chamber. So, yun na yun. Yun yung dagdag na
na volume mo. So alam mo na yung volume ng idadagdag mong leaching chamber, which is yung nakuha natin dito. So dito sa illustration ko, 3 meters yung length, yung digestive 2 meters lang, 2 meters by 1.5 by 0.9. Well, yung leaching is 1 meter lang, kasi 1 third lang siya, 1 meter by 1.5 by 0.9. So ito na yung total design ng septic tank natin. So ito lang yung mabilis lang na illustration to para lang mapakita ko sa inyo kung paano kinocompute yung septic tank or yung septic vault. Pero may other considerations lang dito. Katulad ng airspace, kailangan may airspace ka na minimum of 228.6 mm. Pero dito nilagay ko 300 millimeters na para hindi siya ganun ka ano, wala nang butal-butal. So ang design ko is puro hole number na walang butal. So yun lang. Bali, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. At yung iba pang considerations, marami pa actually, yung sa size ng pipes, sa depth ng pipes, kung gaano kalayo yung inlet dun sa inside wall, kung gaano kalayo yung outlet dun sa inside wall, yung baffles. Pero dito sa topic ko kasi, pinakita ko lang kung paano mo makukuha yung capacity ng septic vault mo for a 3-bedroom residential area or a residential project. Thank you. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para sa more tips and tutorials regarding architecture and construction. This is Architect John. Thank you.